Hello guys, good afternoon. This is Cherry and welcome to our channel. And for today's video, nandito po tayo sa labas para maghanap ng mga plants na pwede nating itanim at this time. Nandito ako guys sa likod ng bahay ng aming kapitbahay. So ayan, mayroon po tayong nakikita ng isang gabi. Family po to ng gabi. Ayan, napakaganda po ng kanyang dahon. Ito po ay tinatawag namin sa Mindanao na Carlang or Lutya. Dito naman po sa Leyte, tinatawag po nila itong gabi. So, ayan, pwede po natin itong itanim. Hanap po tayo ng iba. So, ganyan po ang kanyang stook. So, yan guys, yan po ang tinatawag na badjang or giant taro. Actually, napalibutan din po kami dito ng ganyang halaman. Even though napakalapit po namin sa dagat. So, itong plants na to ay napakarami dito sa Asia at isa na nga dito ang Pilipinas sa napakarami ng ganitong ori ng plants. So, ang alam ko lang dito is masyado po itong Makati yung kanyang katas once na nalagay yan sa skin mo. So, nakaka-irritate po ito ng skin guys. So, ayan, napakaganda po ang kanyang dahon at isa din po to sa nag-trending before. At saka, nagulat po talaga ako sa presyo nito guys kasi yun nga, dipindi pa sa laki yung presyuhan yan, nito. 20 to 50,000 pesos po yung ating nakikita doon sa kanilang mga posting, which is may mga nag-aalaga na po talaga nito na mga artista or yung mga bigating tao. Even though Ethel Buba ay nag-aalaga din siya ng ganito. So, ayan, napakaganda nga ng kanyang dahon. So, that's it. Sobrang ganda ng giant taro. So, ito po ay family ng mga alocasias. So, ngayon, itong damo na to guys, actually, pwede ko yung gawing hanging plant. Sobra kasi akong na-inspired kay Certified Prumdi sa kanyang vlog. Common plants lang yung kanyang mga tinanim pero napakaganda po ng kanyang garden. At sa akin na part, gusto kong i-push yung mga damo na yun po ang aking itatanim. So actually guys, ito po ay family din to ng gabi. Tinatawag to na gabi china dito sa Leyte. And then yan po ang kanyang dahon. So ito po yung nilalaing. Actually, nakakain po lahat ng part ng gabi na ito. Yung kanyang dahon, stook, at saka yung tinatawag na takway. So, ayan guys. Nabusog na yung lamok. Nagkalat lang pala to dito. Actually, paminsan-minsan lang kasi ako lumalabas kaya hindi ko masyado itong nakikita na ito na pala ang nangyari sa paligid. So, yan. Isa pa rin na badjang. So, isa ding ori yan ng gabi. Iba't ibang kulay ng stalk ng gabi na pwede po nating gawing halaman sa ating garden. So, yan. Iyan po ay kahoy. Pero hindi ko alam kung anong uri ng kahoy. Pero parang ang ganda ilagay sa harap ng bahay. So, yan po ang aming paligid, guys. Napapalibutan po kami ng mga badjang, matatabang badjang or giant taro. So, ito ay isang uri ng fern. Actually guys, madalas ko itong nakikita sa kakubatan. So, para sa akin, bilong po to siya sa mga wild ferns. So, I think magko-collect din po ako nito pero hindi pa ngayon. At saka ito ay malaki na kaya ayaw ko siyang kunin, baka mamatay lang. So, kukuha ako nito ng maliit pero hindi dito, doon sa bukid ako kukuha para masigurado ko po na maalagaan ko siya ng maayos. So, yan, napakaganda ng kanyang dahon. So, ayan guys, mga damo. Actually, pwede natin itong gawing, ano eh, gawing halaman. Itanim natin sa ating garden. So, ayan. Yan po ay mga damo lang po, pero masyado po akong nagandahan sa kanyang mga dahon. Parang gusto kong ito yung aking itanim, this time. So,
Na-inspire din po kasi ako kay Alicia's life in Spain kasi nagtanim po siya ng kamuti sa isang pot. Kaya parang itatry ko din tong itanim sa isang pot kung ano po ang maging reaction ng mga auntie ko nito kasi lagi naman to nilang nakikita eh, at kadalasan namang hindi talaga to tinatanim sa pot. Kasi doon sa Mindanao sa amin guys, napakalawak po ng mga tanim namin nito before. Pero siguro ngayon baka ito yung aking itatanim kasi gusto kong malaman kung ano yung reactions ng mga auntie ko. So ayan, napakalaki pong mga badjang. Actually, gustong-gusto ko yung badjang pero yun nga, may mga bata at ayaw kong ito ang dahilan para magkaroon ng hindi magandang resulta sa kanila. Ito din ay isang uri ng damo pero hindi ko alam kung ano yung kanyang pangalan. Medyo naganda lang ako sa kanyang dahon. At saka guys, yan po ay tinatawag na saging-saging. Actually, maganda din to once na marami po ang nakalagay sa isang pot or yung nakaline sa isang garden. So, greeny garden. So, yan. Actually, dito lang ako sa gilid-gilid guys kasi hindi po ako makaalis-alis kasi ako yung naiwan dito sa bunso at saka sa panganay ko. Yung dalawa kong anak, dinala ng auntie ko kaya ako muna ngayon. So, ito na nga yung aking kukunin. Ito po ang aking nagustuhan sa lahat ng ating nakikita dito. Ito po ay ang karlang. So, ito yung aking itatanim at para ngayon pa lang guys, mura na dyo ko gigitik. Para na akong kinikiliti kung ano yung magiging reaction ng mga auntie ko about this plant. So, yan po ang kanyang bunga. At napakaliit pa lang po ang kanyang bunga. Sobrang sayang po. So, ayan, napakasayang. Well, anyway, po, hindi ko po yung gulayin. So, ngayon guys, ay papauwi na po tayo sa bahay at itatanim na po natin yung ating gabi na nakuha sa likod ng bahay, ng kapitbahay namin. So, here we go! So, ayan guys, ilalagay ko po siya sa pot at ang gamit po natin ngayon ay garden soil po. Pure garden soil lamang po ang aking gamit sapagkat yung mga gabi naman po ay doon sa amin ay wala naman po kaming nilalagay na kung ano-ano. Pure garden soil lang po or soil lang po yung aming ginagamit. So ngayon ay kukunin po natin yung kanyang mga bunga. So ayan po ang kanyang bungang ugat kung tawagin. So actually guys, itong gabi na to ay lately nalalaman ko na ito pala ay pwedeng gamot sa hika, rayuma, pananakit sa loob ng tainga, tusok ng insekto or sting, hirap sa pagdumi at kagat ng ahas. So, i-search nyo lang po guys kung nais nyo pong malaman kung ano yung mga party ng halaman na ito ang pwedeng ipanggamot natin sa mga nabanggit kong mga sakit. So, ayan, ginaganyan po namin before. Actually, itong mga ginagawa ko guys ay yun po ang na-experience ko before doon sa amin sa bukid. Tinatanggal po yung dahon bago itanim. Pero ngayon po ay hindi ko tatanggalin yung dahon para yun, yung pinaka-purpose ko naman at this time ay yung dahon. Pero yun pa rin na gusto ko at the end or in the future ay mayroon po akong maaani. So, try natin kung mag-success po ba tayo dito at kung ano yung maging reaction ng mga auntie ko about nito since naalam naman nila na itong plants na ito, itong gabi na to ay walang naglalagay dito sa amin sa isang pot. So, siguro ako pa lang at this time. So, ayan, damihan lang po natin sa paglagay ng lupa para enough po ang nutrients na makukuha ng ating gabi kahit nakalagay sa isang pot. Sobra na po ako. Ewan ko lang kung anong maging reaction ng mga auntie ko nito pag uwi nila. Na yung pinabili kong pot nila ay ito pala yung aking itatanim. Kasi akala ng auntie ko yung itatanim ko dito ay money tree or yung rubber tree or else yung family ng bamboo.
Pero yun nga, ito ay isang gabi. So, ito na nga po guys. Tapos ko na po na itanim gabi or lutya. So, ayan. Sobra po talaga akong ewan ko lang. Para na akong gigitik-gitik ngayon guys kung ano yung muling kinalabasan nito. So, piniprepare ko na po yun. Kung piniprepare ko na po yung reason ko about this. Kung ano yung masasabi ng mga auntie ko nito. Sabihin ko na lang na ito po ay isang gamot at gusto kong magkaroon tayo ng herbal garden. Kaya ito po ay addition na po sa aking gagawing koleksyon ng mga herbal plants. So, ayan, para sa akin, napakaganda naman po ang kanyang dahon. Kaya I think it's okay lang, lalong-lalo na pag once na establish na po yung ating gabi. Thank you so much guys. Hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. Sa lahat-lahat, thank you so much. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please consider subscribing.